Pipe Network presents it. The views and opinions of the host and the guests do not reflect the views and opinions of the institutions they belong to. Welcome sa isa na namang kwentuhan at balita ng mga pananaw tungkol sa life and everything that goes with it. Dito sa Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice. Layunin ng show na ito na gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng karaniwang tao, ang gawain ng pagmumuni at pamimilosopiya. Kaya let's go mga peeps, it's Muni-Muni time! If you want to experience more value in your next online shopping experience, then look no further. Use the promo code in the description down below to get up to 80% discount on your next Lazada purchase. Alright, magandang araw, hapon, umaga, kung ano man ang oras, no? Diyan sa inyo mga Philo peeps, no? Maraming salamat at sinusubaybayan nyo kami, no? Kahit na nasa ganito tayong sitwasyon, no? May panahon tayong magmuni, mamilosopiya, no? At ngayon nga, meron na naman tayong special na panauhin, no? Isang litigation lawyer. Naks naman, no? Dati kong estudyante, big time na po mga kaibigan. Di na ma-reach, no? 2016 pa lang nagsimula na siya sa practice niya bilang litigation lawyer at isa ito sa mga pinaka I would say, no, one of my most insightful students, no, before and also reflective, no. Kaya natin siya inimbitahan, no. Walang iba kundi si Attorney, no, Quito. Yes. Kamusta, Quito? Sir, thank you, sir. Balita. Masyado mo naman akong pinaganda doon sa opening mo na 'yon. Ganun talaga, showbiz. Pero nga, tagal na natin sir last time nag-usap. Ano pinakakabalan mo ngayong pandemic? Wala, ayan sir, ayan o. Ayan o, pabike-bike. Pabike-bike lang. Tapos, wala, enjoy lang naman. Okay naman ang trabaho? Wala na problema sa trabaho? Okay naman. Pero, iba rin talaga yung nagawa nung pandemic sa practice ng litigation eh. Ano ba? Sige nga, bigyan mo kami idea. Siguro sa mga nakikinig. Orient mo lang kami, no? Alam lang namin abogado. Ayun yung mga napapanood namin, 'di ba? Sa mga suits, yung mga ganyan mga show, no? Bigyan mo kami ng basic understanding, no? Lalo na doon sa mga hindi ganong kamulat. Ano ba nangyayari sa buhay ng isang abogado o specifically litigation lawyer? Ano ang basic job description? Ano ang ginagawa ng isang litigation lawyer, pare ko? Yung ano po sir, yung full name kasi nung job description is litigation and dispute resolution. Mm-hmm. So basically, kapag halimbawa meron ng may away, may gulo or mayroong disagreement, kami yung pumapagitan. Kami yung naging in between. Nagtatry kaming i-resolve yung ano, yung dispute na yun. It can be na dahil may dispute papupunta ka na sa court, which means magiging litigation matter na siya. Or it can be na, and ito yung mostly na gusto talaga mangyari ng mga clients, is i-avoid natin yung court. So, nagkakaroon ka ng arbitration, negotiations, mga ganun. So, pero, basically, kami yung lawyers na nakikita nyo nag-a-appear sa court. So, okay. Iba-ibang matters yan. Criminal, civil, basta ganun. Alright. So, pero ikaw, all around ka. Pwede ka civil, criminal, yes, et cetera. Nah. Yes. Yes, sir. Ganun so po yung ginagawa ko. Alright. So para to a certain extent, medyo yung buhay mo similar doon sa kung ano man yung napapanood. Kumbaga, inspired by truth talaga. Pwede mo bang sabihin na may ganun talagang nangyayari sa totoong buhay doon sa napapanood ng mga tao sa TV? Pwede yes, ba natin sir sabihin yan? Pwede naman po. Mas maganda lang yung mga courtroom nila sa TV. Oo. At saka mas madrama sila. Mas madrama. I'm sure hindi naman siguro ganun kadrama. Mas pogi yung mga nasa ano. mga nandun sa itsura nila. No? Pogi ka rin naman. Dimples pa lang pang Star Magic.
Grabe. Yun. O, tindi ng build-up natin, ano pare? Oo, nga, sir. Yung mga nakikinig sa Spotify, sinesearch ka na siguro sa Facebook ngayon. Sino ba itong Quito na ito? May dimples daw para si Aga Mulak. Nagbabike pa. At saka para sa mga nakikinig lang at hindi nanonood sa YouTube. Pero panoorin nyo sa YouTube ha. Ano na siya, no? Ewan ko kung dahil sa trabaho niya, pero salt and pepper na po ang buhok. Oh. Sir, Quito. alam mo nakakatulong yan sa court. Talaga? Oh. Kasi parang mas may experience ka. Mas may experience ka, mas pinapaniwalaan ka. Ganun pala yun. For some reason, nakakatawa na ganun yung ano, ganun yung ganap. Sige. Yun. Alright. So, Quito, anong gusto mong pag-usapan ngayon? Kasi nga, itong show natin ay, you know, gusto nating dalin yung gawain ng pagmumuni-muni sa pang-araw-araw na buhay ng tao. No, gusto nating maintindihan kung meron bang paraan para mas masisid natin ang mga karanasan natin ng hindi naman kailangang maging estudyanteng formal ng pilosopiya no, o magbasa talaga ng mga Plato, Aristotle. No? So ano yung gusto mong itanong issue pag-usapan natin ngayong araw? Yun, sir. Related to dun sa trabaho ko kasi, yun nga, litigation. Ang basically trabaho namin minsan makipag-away. Very, okay. Very adversarial yung trabaho namin. Very adversarial yung everyday context namin. Mm-hmm. Eh, nanonotice ko na sa pagiging adversarial minsan, nakakalimutan mo minsan yung pagiging makatao mo. Parang nakakalimutan mo na yung kausap mo na other party. Mm-hmm. Tao rin pala. Eh parang mali yun eh. Parang may mali yun. Parang paano ba mape-prevent yung ganun? Magsimula tayo sa konteksto mo. No? Mm. Meron ka bang nagkaroon ka ba ng karanasan na it was quote-unquote an adversarial, sabi mo nga, no? So in other words, it's a conflict-ridden situation. No? May may conflict, may hindi pagkakaunawaan, at kailangan may banggaan ng kung ano mang interest, motivation, etc. And of course, lawyering for a specific party, kumbaga parang ikaw yung alter ego nung pinaglalaban mo, kayo have to speak on his or her own behalf, or if it's a company, on its behalf, no? Na nagkaroon ka ba ng ganong sitwasyon na masasabi mo parang sa kalagitnaan ng argumentasyon, no, ng kung ano man na namulatan, na malayan ka, tapos parang kinwestiyon mo, bakit ako nagkakaganito? Meron, sir. Actually, during the pandemic, nakalimutan ko ng kung kailan talaga exactly. Pero ang sitwasyon, may kliyente kami na may empleyado siya. Tapos yung empleyado niya, proven na nagnakaw. Tapos pin-rosecute namin siya. Pero, syempre during pandemic yun, and iba yung setup, mahirap yung social distancing pa, mga ganun. Parang, nung i-detain na siya sa mismong detention center na sobrang sikip. Ewan ko, nakapunta na kayo sa ano. Sobrang sikip, mabaho. Diba, sir? Yes. So parang, mainit, mga ganun. Biglang na-realize namin na, teka lang, may mga anak siya na naiwan doon sa bahay, walang kasama. So, paano yun? Parang duty ko na i-execute yung ano, yung batas. Pero, di ba, parang paano naman yung mga ano, may iwan yung mga bata? Parang ganun. Ang hirap, no? Siguro sa trabaho mo, no, merong kang na-encounter lagi na to a certain extent, pwede natin tawagin na dilema, no? Yes. Nandun yung value ng pagiging makatao, di ba? Na, you know, kahit criminal pa yan, kahit na sabihin na nating walang iyang tao yan, at the end of the day, tao pa rin yan. May rights yan, di ba? May mga, sabi mo nga, may pamilya yan. No? May mga taong umaasa dyan, may binubuhay yan, no? Pinahahalagahan yan ng ibang tao, no? But at the same time, yung sitwasyon mo bilang abogado, alagad ka rin ng batas, no? Diba? At kailangan na ipatupad mo yung batas ng pantay-pantay, kumbaga nandun yung elemento ng
fairness, no? Justice, no? Nandyan yung kailangan, walang sinisino, di ba? Hindi mahalaga kung mayamang ka, mahirap ka, kailangan pantay-pantay ang tingin ng batas sa tao, right? Naalala ko dyan yung isang binasa ko, no, na artikulo nung ako ay naging estudyante nung undergrad ako na sa Philo 101, no? Philosophy of the Human Person. Ang isang quote doon na hindi ko malilimutan, sinabi na, "Justice is the minimum of love. Love is the maximum of justice." Yan, tumatak sa akin 'yon, no? So I from where you're coming from, the way I see it, there's this parang conflict, no, na nandun yung pagmamahal mo sa kapwa mo bilang tao, di ba? Na kasi sabi nga ni Levinas, nakita mo yung mukha yun ng tao mo, di ba? Yes. Nakita mo yung pagkatao niya at hindi lang yung karakter niya na parang o magnanakaw, di ba? O kawatan, di ba? Walang hiya. Nakita mo yung mukha niya, yung kung sino siya bilang tao, no? So nandoon yung panawagan sa yung managutan, no, to a certain extent, magpamalas ng pagkalinga at pagmamahal, no? Pero dahil nga alagad ka rin ng batas, di ba? Paano mo gagawin 'yon in the most prudent way? Yes. I think that is the ano, you're trying to find the middle ground. Mm-hmm. Naalala ko na naman dyan si Aristoteles. Yung mesotes niya, yung golden mean. Mm-hmm. Ewan ko kung naalala mo pa yan sa yung ethics class, no? Na sa bawat sitwasyon, may tamang timpla ng diskarte na hinihiling. Na huwag kang masyadong maging marasa tao, pero huwag ka kunyari naman masyadong soft o masyadong pagbigyan. Mm-hmm. Paano mo yan matitimpla? Tapos sasagot ni Aristotle doon, malalaman mo lang yan sa patuloy mong pagdanas at pagbababad sa iba't ibang sitwasyon at karanasan. Hindi mo yan malalaman conceptually. Yung pagdiskarte sa bawat sitwasyon at dahil bawat sitwasyon na iba, no, ay nade-develop yung tinatawag niyang phronesis, yung tinatawag niyang prudence in making choices. In, you know, habituation, in always trying to find that golden mean that is the necessary course of action for a given specific situation. Diba? Yeah. Diba? Parang ang hirap nun eh. Diba? Parang kung ikaw, diba? Parang nasubukan mo na ba yan na parang tinitimpla mo yung sitwasyon? Oo. Actually, sir, yun yung ano eh. Yun yung halos kailangan namin gawin araw-araw. Oh, talaga. Wow. Lalo kung yun nga sinasabi ko, dispute resolution. Hmm. Parang as much as possible, gusto mo ng win-win situation for everyone. Yun. Oh. Pero mahirap i-achieve yun. So, di ba? Tapos, actually sir, dun nga sa going back dun sa situation na nakwento ko, naisip, yun talaga yung tumatak sa akin nun, yung Levinas na ano. Oh, yung lesson the face, natin dati. Oh, the face of the other, di ba? Tapos, naisip ko rin yung ano, yung categorical imperative. No, ni diba? Kant. Uh-oh. Ni Kant. Parang ganun ba yung kailangan kong gawin at ano, at any given situation, will this be the categorical imperative? So hindi ko alam eh, hindi ko alam yung sagot at the time. Alam so, mo, yun eh, totoo yan, no? Kaya nga kung iisipin natin kung magbibigay tayo ng isang formulaic na sagot, pwede kung pipilitin, no? Pwede sabihin na, well, ikaw, alagad ka ng batas. Diba? Yan ang tungkulin mo. Kailangan mong gawin at wala kang sisinuhin. No? Perform your role to a T. No? But at the same time, tao ka rin. Hindi mo yun mahihiwalay sa existence mo. Eh. Hindi ba? Hindi ka lang naman abogado. Eh. No? Yes. May feelings ka rin. Diba? Meron ka rin guilt na tinatawag, di ba? Minsan ako, konsensya ka, ba't ko yung ginawa? No? Parang, hindi ko ba nagawa ng tama yung trabaho ko at kinailangan humantong sa pagpapakulong? Hindi ba pwedeng win? Sabi mo, hindi ba pwedeng win-win situation ko na lang? No? Natututo ka rin, halimbawa, bilang lawyer,
no, sa na kahit, di ba, you're to a certain extent you're in a position of control. And di ba na parang you're controlling the discourse, you want things to turn out the way that you intend them to turn out. Di ba? You have a plan, this the game plan, this is what we want to happen. But there are, you know, experiences like this, no, that are unpredictable. And di ba? Na hindi mo masasabi, sabi nga ni Levi, na hindi mo masasabi kung kailan magpapakita sa iyo mukha, bulaga siya. No, bigla mo makikita yung tao, no, na pwedeng you were in a similar situation before pero hindi mo nakita yung mukha, and so it was an easy, you know, it was an easy procedure, no, nagpakulong ka, etc. But at this particular situation, nakita mo yung mukha, nakita mo yung tao yun, no, at yun, it calls for a new reevaluation of your values, of yourself, etc. It even takes you to the most fundamental question. You know, ayoko magkaroon ka ng existential crisis ngayon kasi masaya ka naman sa trabaho mo, di ba? Pero, I mean, it can lead to the fundamental question of, do I really even wanna do this? Mm. Right? Mm. Yes. I'm not questioning whether, you know, being a lawyer is a good profession or a bad profession. Obviously, civilization, as we know it, needs the legal system, 'di ba? Given 'yun, 'di ba? Yes. Pero some people, 'di ba? Some people may not have the I would say na yung parang disposition, 'di ba? Yung metal, yung character na masikmura. 'Di ba? Minsan, no, hindi lagi, no? Yung masikmura, yung yun nga, yung karanasan na mauobliga ka na magpakulong o gumawa ng isang bagay na, oo, in principle, this is justice doing its work. But because justice is merely the minimum of love, and you are a person, and because you're a person, you're also called to love and not just to be just to your fellow man, di ba? Ibig sabihin kasi ng love, hindi lang ibig sabihin yan, pantay-pantay. Di ba? Ang love, nagtatangi iyan. Kaya nga ang Diyos, di ba? Yung si Jesus, yung sinasabi, yung the parable of the lost sheep. Kung naalala mo yan, parang may, sa isang dangto pa, may isang nawala. Iniwan niya yung siyam na putsyam para hanapin yung isa. Di ba? Kung iisipin mo, parang tanga naman si Jesus noon. Paano naman yung 99? Oh. Diba? Parang, di ba, parang logic sinasabi. Okay, hayaan mo na mawala yung isa, meron ka pa namang 99 eh. Di ba? Oh. Parang it seems like just, it seems fair, di ba? From that very pragmatic perspective. Mm-hmm. Pero love, most of the time, love is counterintuitive. Tao ba to? Hindi. Bagay. Oo. I feel like I'm skirting around the thing. Fruits ba siya? Oo. Nilalagay ba ito sa riff? Saging! Pwede. Ano ba yan? Yung sample? Ang dali, kakainis. Sumali na sa Tao Ba To The Podcast, ang guessing game podcast ng bayan mula sa Pipe Network. Sagutan lamang ang Google Form na nakalink sa episode na ito para mag-audition. At makinig sa Tao Ba To The Podcast at Tao Ba To The Companion Show sa inyong mga paboritong podcast streaming apps. Sumali at manghula, baka ikaw na ang susunod na mag-uwi ng limpak-limpak na papremyo. Tao Ba To The Podcast mula sa Pipe Network. Actually sir, alam mo yung ano, naisip ko na rin to before, I don't know kung nabasa ko to somewhere, pero yung love, 'di ba? Yung word na love, para sa akin mas maganda yung Tagalog niya. Pagmamahal. Pagmamahal, yes. 'Di ba? Hindi lang siya noun. Verb siya eh, 'di ba? Parang pagmamahal, mahal eh, binibigyan mo ng halaga. Yung something. So meron kang outward action towards another, yes. 'Di ba? So 'yun, naisip ko lang. Nare-recognize mo yung value niya eh. That beyond, 'di ba? That beyond what he or she did. Beyond her faults, 'di ba? Beyond her misdemeanors and crimes. Diba? We are still able to recognize the person
behind all of those things and the value that that mm-hmm. person carries with him or her simply mm-hmm. by virtue of the fact that he or she is a person. Yes. Right? It doesn't even matter kung kilala mo yung tao o hindi. Yes. Oh. At ganun dapat lalo sa batas, di ba? At ganun lalo yes. dapat sa batas, di ba? Na parang mm-hmm. walang pabor-pabor. At doon na nga yung dilema, babalikan natin yung pinag-usapan natin kanina, hindi ba? Kasi kung papairalin mo naman lagi yung love at lagi mong hahanapin yung iisang nawawalang tupa at yun ang magiging gawain ng isang abogado, anong mangyayari sa justice system? Oo nga. Oo nga. Di ba? Anong mangyayari sa justice system kung parati na lang walang mahanap na mag-aalaga dun sa siyam na putsyam na mga tupa kasi lahat ng abogado inaalagaan yung hinahanap at inaalagaan yung mga napariwarang tupa. Kaya kailangan pag inisip mo, kailangan yung justice supported rin siya ng institutions ng pamahalaan eh. Let's say kunyari lang yung mga welfare departments etc. yung mga tumutulong sa legal system natin no, na not necessarily you know may interest to put criminals behind bars etc. Let's say rehabilitation, all of these things no. Yes, kasi minsan they are the ones who are more tasked with working within the parameters of love more mm-hmm. than the parameters of justice. Mm-hmm. Diba? Kasi, diba, for a society to work, diba, people have to perform their roles. Given that the rationale behind the existence of that role in society is reasonable and justifiable. Diba? And obviously, kailangan natin yung mga abogado na hindi yan umiiral para lang wala lang. No? Oo nga. Pero pa ibig sabihin, no? Ang punto natin, diba? Hindi naman kayang gawin ng abogado lahat. Yes. So kailangan may sumusuporta sa kanya kasi baka kapag ginagawa yung trabaho niya, meron siyang mga bagay na kumbaga mutually exclusive doon sa kanyang trabaho na to a certain extent, hindi niya na pananagutan. Mm-hmm. Na for him to be able to do that job well, he has to focus on certain things and leave certain things in the background. Mm-hmm. Sino yung mga ngalaga doon sa mga hindi napapansin ng abogado na mga bagay? Yan na sa tingin ko yung trabaho ng ibang institusyon. Hindi ba? Na may pagkalinga. Oh, ano sa tingin mo, Kito? Actually, nga sir, I agree. Pero paano sir, kung halimbawa, balikan natin sir yung situation ng kinuwento ko nga. Theoretically, meron ding mga tao sa society natin na dapat nag-aalaga sa mga prison systems. Yes. For example, di ba? Mm-hmm. At alam naman natin na they can do a much better job. Yes. Diba? Kaya din siguro sir nakakadagdag yun sa baggage. Mm-hmm. Dahil alam mo na ginagawa mo yung trabaho mo mm-hmm. na ideally kung ginagawa rin ng iba yung trabaho is kahit paano meron ka pa rin justice na ma-achieve. Ang ganda. Oo. Diba? Kasi so, alam mo na kung saan sila pupunta makatao pa rin yung magiging mm-hmm. sitwasyon nila. Mm-mm. Oo, yun nga sir eh. Ang nangyayari, hindi. Eh pag nakita mo yung, diba sabi mo nga, dinala yung tao, kayo yung umaresto, tas dinala dun sa presinto. Nakita mo yung sitwasyon. Mm-mm. Nakita mo yung kasikipan, kainitan, karumihan. No? Hindi makatao. No? At diba, isang katutak na dokumentaryo mapapanood mo. Sa Netflix lang, diba, yung world's, ano yan, yung pamagat, world's worst prisons. Toughest, oh, parang ganyan. Parang ganyan. Tapos pinakita yun sa toughest prisons. Oh. Yes. Tapos meron sa Manila, diba? Napanood mo ba yun? No? Yung so, minamasahe niya, tapos parang sabi niya, wala naman daw siyang, ano, wala siyang kasalanan, pero wala siyang magawa. Yun, precisely. No? So, ang complex eh, no? From one experience mo, ikaw,
karanasan mo lang ito, no? Na litigation lawyer, nandun yung moral dilemma, love and justice, the face of Levinas, titimplahin mo alin ba ang tamang diskarte, nandiyan si Aristoteles, you know. But the self can only process so much and can only affect change to a certain extent. If we really want the work of love to flourish alongside the work of justice, there has to be institutional rehabilitation. Agree. Right. Kasi yes. Pag iniisip mo, at mauwi yan sa politika, di ba? Dapat kung di naman yung gobyerno, di ba? Ponduhan nila, ayusin nila yung mga sistemang ito. Dahil, sabi nga, justice is the minimum of love. Di ba? Na parang tungkulin ninyo na maging makatarungan sa mga tao, mga mamamayan, na nagbabayad ng buwis, di ba? na kinukutungan nyo, et cetera. Di ba? Na mag-invest naman kayo, di ba? Sa bansa, para naman kahit na yung pinakasabihin na natin, pinakawalang yung tao, et cetera, kaya pa rin natin makita yung mukha nila. Mm-hmm. Di ba? Sabi nga nila, makikita mo karakter ng isang bansa, ng isang sibilisasyon, kung paano nila tinatrato ang kanilang mga may sakit, ang kanilang mga vagrants, beggars, etc. At isa na ron, ang kanilang mga bilanggo. Diyan mo makikita kung anong klaseng sibilisasyon o isang bansa, kung paano nila tinatrato ang mga pinakamaliliit na mamamayan. Di ba? So sa akin Kito, no, ang ganda ng usapan natin, no, na parang nagsimula lang sa kasi meron nangyaring ganun, tapos napunta tayo sa mga, you know, gobyerno, etc. Lumaki yung usapan. Kasi konektado yan lahat, eh. Oo nga. Diba, ikaw halimbawa bilang isang abogado, hindi lang ikaw tapos kliyente, tapos justice system, etc. Konektado tayo sa isa't isa. At minsan kapag tayo nagmumuni, sinimulan natin pagmumuni, nakikita natin unti-unti yung mga connection. At dumarami yung mga tanong, nanganganak, nagbubunga. Yes. Diba? Oo nga sir, totoo yan. Yung tanong mo kanina napaka-pragmatic, eh. Ano ba dapat kong gawin, sir? 'Di ba? Parang ganoon yung siguro in training mo bilang lawyer, 'di ba? You want practical solutions, yeah. Because 'di ba, this is a practical problem. What do I do in situations like this? But when we philosophically reflect, 'di ba, on a seemingly practical problem. Nakikita natin meron pa palang may mga nakataya doon na mas essential. 'Di ba? Like, yes. You know, yung love, justice, rights, 'di ba? Napunta pa nga tayo kay Jesus Christ, eh. Align. Look-alike mo kasi, sir. Eh. Dati 'yon, pre, kasi ngayon hindi na kadahil ano na medyo humebi. Kumbaga sa UFC, pare ko, kung bibigyan kita ano natin bang ko ngayon. Nung teacher mo ako, ano ako? Bantamweight ako, okay. Sa UFC. Nung teacher mo ako, naalala ko. Ngayon, 20 ano mo ako naging teacher? 10 years ago. So 20... More than 10 years ago. Sabihin mo lang 12 years ago. 12 years ago, mga ganun. So from bantamweight sa UFC, ngayon, middleweight na ako. Nag-move up na ako in division. So mga kalaban ko na yun, sina Anderson Silva. Dati sina Henan Barao lang ang kalaban ko, yung mga maliliit, no. Pero ngayon wala. Ano ba ang ginagawa sa atin ng panahon? Oo nga, eh. Well, listen, may naka-camera kasi tayo, eh. Camera adds 10 pounds, 'di ba? Ah, ganun sabi ba? Nila. Oh, ganun 'yun. 'Yun. So maniwala kayo kay Kito. Maniwala kayo kay Kito, abogado 'yan. All right. Pero ano, Kito, maraming salamat dun sa tanong, no.
Salamat din, sir. Tsaka okay to, sir, na yung nagfi-philosophize din tayo sa ano, everyday life. Pamimilosopiya talaga. Diba? Kasi hindi natin nakikita minsan yung mga bagay na kumikilos sa labas ng abot-tanaw natin minsan kasi we take them for granted. Diba? Kasi we're so ano concerned with practical affairs. Diba? Na parang, yes. Oh, I need to do, I to survive, I need to eat, I need to ganyan. Pero minsan, maganda rin napansinin natin kung ano yung hindi lang bumubuhay sa atin, kundi yung nagpapatao sa atin bilang tao. Oh, ganda rin. Ganda rin. Diba, yung mga issue mo ng, diba, yung sa trabaho mo, nakita mo na, well, it ano pala, no? Na parang it harkens to more, to deeper human concerns. Diba? That has to do with values such as love, charity, justice, all of these things. Pero yes, nagsimula, sir. Ang maganda rito, nagsimula sa konkretong karanasan. Oo nga. Nanggaling sa karanasan mo, pinagmunihan natin. So hindi natin 'to inimbento. Oh. 'Di ba? 'Yun ang isang bagay sa pilosopiya, mga Philopeeps, 'wag nating kalilimutan, no. Kapag nagmumuni tayo, hindi tayo pwedeng magmuni sa pilosopiya kung wala namang kinalaman sa atin at wala tayong pakialam dun sa bagay na pinagmumunihan natin. Diba? Diba? Because we are, diba? Because we are personally invested in the question. Diba? Yun yung nagtutulak sa atin to move deeper. Diba? Yes. To question further. Alright. Alright. Oh, Quito, meron ka bang mga final na lang message sa mga fans mo bago tayo magpaalam? Wala, sir, pero sana mag-ano sila, matuto sila mag-mamilosopiya rin sa pang-araw-araw kasi importante 'yun sa pag-maintain ng pagiging tao mo. Sa pagiging pag-maintain ng sarili mo bilang tao. Yeah. Diba? Alright. Salamat, Quito. O, mga Pilopeeps. Mga Pilopeeps, huwag natin kalilimutan. Click the like, share, subscribe. Ito, mga paalala na producer ko, no? Click the notification button o ano pa man, no? And, meron kami sa Facebook, di ba? Kwentuhang Pilosopo with Zerais. Meron kami sa YouTube at meron din kami sa Spotify, no? So, kung ayaw nyong, kung gusto nyong parang misteryoso ang itsura ni Quito, diba? At take my word for it, wapong guwapo, salt and pepper, may dalawang dimples, no? Tapos may beard, no? Parang yun. Tapos nagbabike, no? So imagine niyo na lang, tapos abogado. Kaya lang taken na si Quito, no? So sorry na lang yung iba dyan, no? Pero kung gusto niyo siyang makita, meron din kami sa YouTube, no? So maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa masayang pagmumuni-muni tungkol sa legal system, no, in general, at yung karanasan ng isang totoong litigation lawyer, no, sa kanyang isang kaso na hinawakan. Okay, so kita-kita tayo muli, paalam, bye-bye. Ang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ais ay produced ni Johan Arceo, Joanna Esquivias, Ryan Anthony Racela, at Cholo Sietiare. Executive produced ni GP Abrahano, Drean Deocampo, at YB Wesley. Boses sa intro ni Jonah Pahulan, at special participation ni Rene Liboro. Ang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ais ay isang original mula sa Pipe Network.